Hello everyone and welcome back to our channel. So for today's lesson, ang pag-aaralan po natin is understanding about sequence and patterns and how to form rules, expressions, and equations on the given patterns. So kung bago pa lang po kayo sa ating channel, don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging updated tayo sa ating mga upcoming videos. So, let's start po by having examples. Okay, so when we say patterns and sequence, ibig sabihin po neto ay meron tayong sinusundan na mga terms. So, dito sa ating mga given, number 1 up to 5, meron tayong mga patterns or terms na susundan in order to get the next 3 terms after them. Okay, so all you have to do is to look for the patterns. Okay, kung paano ba nabuo yung mga terms in order to get the sequence, yung mga kasunod na terms. For number 1, we can see na ang ating terms dito ay Z, Y, X, W. So, ibig sabihin, pabalik ito ng alphabet. So, pag tayo ay nag-write ng alphabet pabalik, magsisimula sa dulo, Z, Y, X, W, ano yung next 3 terms na pabalik. So, when we recite the alphabet, sa bandang dulo, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. So, ano yung next 3 terms pabalik? So, W, V, U, at letter T. Okay? So, kapag nirecite natin, ang ating alphabet pabalik ay S, T, U, V, W, X, Y, and Z. So, the pattern, okay, ay reverse ng alphabet for number 1. Yan ang ating sequence. For number 2, we can see na yung mga terms natin ay may base na pare-parehong A. So, ibig sabihin, pare-parehong A din yung base natin dito. However, the exponents, 2, 3, 4. So, we can see na ang exponents natin dito ay increasing, tumataas by 1, by adding 1. So, meaning, ang next 3 terms natin ay A raised to 5, kasi 4 ito, ang kasunod niya ay 5. A raised to 6, and A raised to 7. Okay, so for number 3, ang sequence natin dito ay 4, 8, 12, 16, 20. Ano yung next 3 terms? So, we can see na ang pattern natin dito ay skip counting by 4. Or, we just add 4 sa bawat terms. So, 4 plus 4 is 8. 8 plus 4 is 12. 12 plus 4 is 16. 16 plus 4 is 20. So, 20 plus 4 is 24. 24 plus 4 is 28. 28 plus 4 is 32. So, that's our sequence. Number 4, ito ang ating sequence. N, 2N, 3N, 4N, 5N. So, meaning, we are just adding 1 sa ating constant. Pag sinabing constant, ito yung number. At retain lang ang ating variable. When we say variable, ito yung letter sa ating equation or expressions. So, dito, N, 2N, 3N, 4N, 5N. So, ang next pattern natin, next term, ay 6N. Retain lang yung N, puro N. Nag-add lang tayo ng 1 sa ating constant. 6N, 7N, 8N. Okay? So, I hope nakakasunod tayo dito. Then, our last example, this is just the basic examples of sequence and patterns. Then, later on, we'll have more examples sa mga medyo complicated examples or types of sequence and patterns. So, for last number, number 5, very basic. A, B, C, D, E, F. So, ibig sabihin, this is reciting the alphabet. Okay, so A, B, C, D, E, F. Ano sunod ng F? It's letter G. Sunod ng G? H. Sunod ng H ay I. So, that is how we do the basic sequence and patterns. Okay? Dahil kailangan natin to when we
proceed to our next topic, which is formulating equations and expressions. So, I hope meron tayong natutunan sa ating video na ito. So, we'll just have another video for the lesson about equation and expressions para hindi masyadong mahaba yung ating mga pinapanood. So, thank you for watching. Don't forget to hit the subscribe button and click the notification bell for more upcoming videos. God bless us all!